Formal nang inilunsad nitong Martes, July 9, ang isang mobile application na tinatawag na Electronic Government Philippines o eGovPH. Sa pangunguna ng Department of Information, Communication and Technology o DICT sa lalawigan ng Bataan. Layo nito na maitaas ang kalidad ng serbisyo ng bawat ahensya ng gobyerno upang makapagsilbi sa ating mga kababayang Bataenyo. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 5 milyon ang rehistradong gumagamit ng nasabing application. Ayon kay Governor Joyet Garcia, napakalaking tulong ang magagawa ng nasabing application lalo na ngayong naipakilala na ito sa mga Bataenyo at umaasang ito ay tatangkilikin hindi lamang ng mga individual kundi maging ng mga munisipalidad at nag-iisang syudad sa probinsya. Suggestion ko i-download yung application para makita yung iba't ibang mga opisina ng national government na meron na pong online service na magagamit natin. Hindi na tayo mamamasahe, hindi na tayo mag-aantay sa pila, agad po natin ma-access yung mga serbisyo at makukuha yung ating pong mga pangailangan. Kaya naman, ninanais ng DICT na ito ay mas maipakilala sa ating mga kababayan upang mas mapadali ang pagkuha ng mga pangangailangan pagdating sa serbisyo ng pamahalaan. To American Government Services through Technology, ito po yung inahain ng DICT sa inyo na i-avail nyo po. Na instead of going online or on the line, go online. Ang serbisyo po ng gobyerno ay nasa cellphone nyo na po. Ang informasyon ay nasa cellphone nyo na po. So ito po yung magkakataon natin na ma-avail ang mga serbisyo sa gobyerno. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan sa tanggapan ng DICT ang mga lokal na pamahalaan upang mapabilang sa mga munisipalidad na gagamit ng nasabing application. Pagdating naman sa local government, gumagawa na rin po ng mga serbisyo, online services, ang iba't iba po natin mga local government units, ang City of Balanga at yung 11 nating munisipyo. So sa mga darating na panahon, makikita po natin yung icon siguro no, ng iba't iba nating mga local government unit dyan sa super app. At hindi nyo na kailangan tandaan, hindi nyo na kailangan pumunta pa sa iba't ibang mga website. Milanyo Aquino humahataw sa balita ngayon.